alam mo yon, sa totoo lang, ito real talk ulit. Merong mga vlogger na napadikit lang sa isang kilalang personality, social media personality. Kala mo, yung attitude nila, ganun na rin. Kumbaga, parang mas naging ano pa sila eh. Mas naging maangas pa sila kumpara dun sa, ano nila, sa dinidikitan nila. Nakala mo eh, kaya na nila nagpasan yung tao na yon. Eh, bato-bato sa langit, ang tamaan. Meron akong mga kasabay na vlogger na nag-umpisa na noon. Sabay-sabay kami, nag-umpisa. Na nagkataon lang na medyo nauna sila sa akin ng konti. Nauna sila sa akin ng konti, mga ilang buwan. So, ayun, pare-pareho naman kaming walang alam din sa pag-vlog. And yung iba, eh, pinili nila na makipag, kumbaga, dumikit sa kilala. Which is, nag-grant naman yung ano nila, nagkaroon sila ng malaking privilege na ma-recognize sila dun sa malaking channel. So, advantage na nila yung mga master na ganun. Kahit na alam kong wala pa akong alam, pero naniniwala ako na matututo ako. So, yun yung dahilan ko bakit hindi ako sumama sa nung inaya ako. So, ayun na nga. Yung kwento is syempre, naging advantage yun para dun sa nagaya sa akin. And sa madaling salita, umangat siya ngayon. Yan, umangat siya. Ako naman, naiwan sa baba. Siyempre, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Wala akong alam. So, in short, nauna siyang ma-monetize. Habang tayo ay struggle sa baba, nag-aaral kung ano yung mga dapat na gawin, kung ano yung mga mali sa ginagawa natin. So, habang nasa baba tayo, yun yung mga ginagawa natin. Nag-aaral paano mag-edit, nag-aaral pa paano ang tamang approach ng pag-vlog. So, hanggang sa kahit paano, eh, dun sa self-taught natin, self-learning, kung matatawag, self-study. Kahit paano, nagbunga din, natuto din tayo sa pamamagitan ng panunood ng ibang mga content creator, yung mga tips nila na pinibigay. Yun, ginagawa natin yun, kung ano yung mga dapat na gawin at mga hindi dapat na gawin. Tumaas na rin yung subscribers natin. Umabot na rin tayo ng 4,000 subscribers. And monetize na rin tayo, mga master. Ako, nung nakita ko yung channel niya na ang bilis umangat, nag-isip din ako kasi sabi ko, ayos ah. Effective pala yung ano, yung ginawa niya. Na pagdikit sa malakas. So yun, struggle, pataas, aral-aral. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin tayo mga master. At itong nakasabay kong vlogger eh, medyo alam nyo. Dahil nga, nakadikit siya sa medyo malaking content creator. Medyo nagkaroon na ng hangin sa ulo. Baga. Diba? Naging maangas na. Naging maangas siya. The way na ang akala niya, yung pag-aangas niya eh, magagaya niya yung ano, yung personality ng isang ano, isang idol niya. Pati content ng idol niya, eh, ginagaya niya. So, in short, talagang ano na, copycat. Siyempre, ako natutuwa ako sa growth na tawag nito, nangyayari sa atin kahit pa paano. Nag-share ako ng mga experiences and motivational, diba, quotes sa YouTube. And ako naman, since na, totoo naman yung sinasabi ko, totoo naman mga master na hindi tayo nakipag-collab sa kahit na sinong sikat na vlogger, hindi tayo dumikit sa kahit na sikat na vlogger, kahit sinong sikat na vlogger. Nagawa natin yung channel natin na maging ganito kahit pa paano, na sa sariling pagsisikap ba? Diba, nag-get nyo yung sariling pagsisikap na walang tulong ng ibang mga kilalang personalidad. So minsan, ina-hashtag ko yun. Diba, sinasabi kong hindi dumikit sa sikat
Ayan. So sa akin, wala lang yun. Kasi syempre, totoo naman yung sinasabi ko. Hindi naman talaga dumikit. Eh, sariling sikap naman talaga. As you can see sa mga content natin, talagang solo-solo lang tayo, di ba? Meron mga tropa-tropa lang. So, ito naman ang kwento. Eh, hindi ko talaga alam ang nangyayari sa taong to. Kung bakit, ang kada post ko pala, hindi ko alam ha, meron lang nag-screenshot sa akin na kada post ko pala, eh, nababasa niya yung mga pinopost natin. And, ito ang nakakatawa. Sinasagot niya sa wall niya rin, sa page niya, yung post natin. Kumbaga, pinatatamaan tayo. Kasi, ang akala niya, eh, pinatatamaan natin siya dun sa mga post natin. Eh, hindi niya alam, eh, personal lang natin yung sariling opinion lang natin yun. Kumbaga, wala naman tayong pinatatamaan. Dahil nga, syempre, totoo naman yung sinasabi ko na para sa sarili ko, hindi naman talaga ako dumikit sa sikat na motovlogger o vlogger. Wala naman tayong dinikita na ganyan. Mas gusto ko pa nga dumikit dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Kasi mas gusto kong i-share din yung experience ko dun sa nag-uumpisa pa lang. Kumbaga, kahit paano eh, matulungan din natin sila na mag-grow. Kagaya ng nangyari sa atin, di ba? So, yun. Eh, minasama pala ito nung isang vlogger na ang akala niya, eh, pinatatamaan natin siya kahit na hindi naman. So, yun pala, kada post natin na may mga hashtag na sariling sikap, hindi dumikit sa sikat, eh, tinatamaan pala siya. Kesyo sinasabihin, nag-post siya ng ano naman, kung ganyan-ganyan, may sponsor naman daw siya, pinagmamalaki niya ngayon. Inayabangan niya na ako ngayon sa mga sponsor niya. Kesyo raw, hindi raw tayo dinidikita ng sponsor. At hindi raw tayo dinidikita ng sikat. Kasi nga, sa totoo lang mga master, ayoko talaga nang didikit sa sikat. Kasi nga, sa totoo, nahihiya ako dahil ayokong isipin ng tao na kaya ka dumidikit diyan. Kasi nga, gusto mo makakuha ng simpatya o views o subscribers. Kasi naniniwala ako sa sarili kong kakayahan na kaya ko, diba? May originality ako. Yung ginagawa ko is original. Wala akong pinaggayahan. Lahat yan eh. Talagang sariling sikap. So yun, hindi ko maintindihan dito sa taong to bakit nagagalit sa atin. Ako naman eh. Tapos kung ano-ano ng mga sinabi niya, ganyan. Bata pa raw siya, bakit daw ako naiinggit sa bata? Ang tanong, eh, bakit naman tayo maiinggit sa kanya? Diba? So, hindi ko maano, kumbaga, iyak-iyak bata ang nangyari. Kumbaga, yung post ko, eh, sinalo niya na hindi naman para sa kanya, para sa sarili ko naman yun. Kumbaga, kaya ako nag-post is para sa sarili ko, yung para ma-motivate ko yung sarili ko. Eh, just in case na makita nung ibang mga nag-uumpisang YouTuber, at least mabigyan ko sila ng idea na kaya pala ng walang dikit, di ba? Kaya pala ng hindi dumidikit, kaya pala ng mag-isa, basta arali mo lang yung ginagawa mo. So, lately ko lang nalaman na meron palang ganun issue sa akin, na meron palang nagpaparinig. Eh, sa akin, hindi naman ako affected sa mga parinig niya dahil eh, wala naman akong pakialam dahil totoo naman na talaga namang at least may pagmamalaki ko sa lahat. May pagmamalaki ko sa sarili ko na nagawa ko to kasi nga, hindi naman talaga ako dumikit. Wala naman talaga akong dinikitan. Wala naman akong hiningian ng kumbaga simpatya or wala naman tayong as in wala. Wala tayong suporta na hiningi sa kung sino mang malalaking content creator. So, hindi ko na maintindihan bakit mayroong mga tao na naiinggit sa karampot na nangyari sa atin. At hindi nila matanggap na kahit na nasa kanila yung lahat ng advantage, sila na yung magaling, di ba? Lahat eh. Kumbaga, lahat ng resources nasa kanila na. Tapos,
Nakita lang nila na medyo naangatan sila ng konti, ng underdog. Ay, yung galit na galit na, nagalit na sa atin kahit na wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. So, yun mga master. Doon sa mga nag-uumpisa pa lang, ito moral lesson doon ng moral lesson ng story na sinabi ko, na naikwento ko sa inyo. Doon sa mga nag-uumpisa pa lang mga master. Kung meron kayong mga kasabay na mga small-time YouTuber vlog, YouTuber, mga katulad nyo rin na nag-uumpisa pa lang, pag umangat sa inyo ng konti, huwag nyo sisiraan. Diba? Huwag nyo silang sisiraan o huwag nyo silang, diba, kaiingitan eh. Yung mga nangyayari sa channel nila, kung ano yung nangyayari sa channel nila, pinaghirapan nila yun. Baga pinagtrabahuan nila yun. Inaral nila yun at pinagpaguran nila lahat yun. Kaya nila nakuha yung gusto nila. Huwag nyo silang kaingitan. Bagkos dapat gawin nyo silang inspirasyon. Alamin mo kung bakit nila nagawa yun, anong ginawa nila. Huwag mo sila kaingitan, hindi yung yayabangan mo sila na kesyo ganito ka, kesyo ganyan, meron kang ganito, meron kang ganyan, wala siyang ganito. Diba? Pangit po yung mga master. So, dapat nga, mamotivate ka sa kanila. Ba, nagawa ng taong walang alam, tapos ikaw, maraming alam, hindi mo nagawa, anong meron? Kasi naniniwala ako mga master, dito sa industry ng vlogging, social media, alam mo 20% lang dito ang skills eh. Sa totoo lang, 20% lang ang skills dito. And 80% ng gagawin mo rito is attitude. So kaya natatawa ako dun sa vlogger na galit na galit sa atin na kada pala post ko kumbaga hindi niya naman hindi naman niya dinidirekta sa atin, kumbaga hindi niya tayo binabara. Pero alam mo na yung post na yon patungkol sa iyo kasi nga yung context ng post sagot dun sa context ng post mo. And ang napansin ko lang, every time daw akong nagpo-post na ganun, yun, sinasagot daw sa channel niya, sa page niya. Natatawa na lang ako kasi nga, bakit naman ganun? Bakit kailangan pang, di ba, kailangan magalit sa atin? Wala naman tayong ginagawa sa kanya. Isa lang naman ang nagawa natin. Eh, totoo naman na hindi naman tayo dumikit talaga sa malakas na channel para makuha natin yung ano natin ngayon, yung ayan, ito yung katayuan natin ngayon na kahit na papano eh, diba, nalagpasan natin sila. Wala ko, hindi ko maintindihan bakit may ganun.